Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon. And kung interested ka, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. How to add tax rate or VAT rate dito sa zero. So all you have to do is to go to accounting and then advance. And then dito sa side na to, makikita nyo tax rate. Click nyo yan. So you can add, edit po yung mga tax rate dyan. So pwede mo itong basahin or you can hide this one po. And then all you have to do is, since yung settings or yung country na select ko for this example is USA. So may sales tax dito and then tax rate. So kung gusto mong i-edit, ayan, click mo yan. Okay, so pwede ka mag-add ng new tax rate. So, meron dito, sales tax on import na, tax exempt, tax on purchases, and tax on sales. So, ito na yung mga default na tax rate na na created dito nung create natin itong zero account. So, kung gusto mong mag-add, ganyan lang. And then, so, let's say, sales tax, 5%. So, lagay mo dito, 5. And then, save. So, ngayon, makikita mo na dito, na-add na yung sales tax and yung tax rate. So, kung gusto mong i-edit, pwede naman, click mo lang yon and then mababago mo na yan. So, Kaji, bakit yung iba nakalock, hindi ma-edit? Kasi nga po, ito ay katulad nito ang tax exempt. So, itong mga, meron ditong active accounts kasi, na naka-default to. So, hindi natin siya basta-basta ma-delete. At hindi natin siya ma-edit. So, ang gagawin mo lang is, kung gusto mo siyang ma-edit, ito example natin, tax on purchase. Para makita mo kung ano yung account na related dito sa tax on purchase. So, sabi dito, director's remuneration. So, siya ay naka-tax on purchase. So, try kong i-remove siya sa tax exempt. So, tax exempt, save. And kapag ni-refresh ko to, yung 1 mawawala and magiging 62 na yung isa. So ngayon, pwede ko na siyang i-edit. So ganun tayo mag-edit ng existing tax rate dito sa 0. So kung gusto kong i-delete to, di-delete ko yan, okay? Pero itong dalawang to, ito at saka ito, hindi ko siya ma-delete kasi sila ay nakalink sa ibang account, katulad ng chart of accounts, okay? So, ito naman is sa Avalara. So, since hindi pa natin pag-uusapan ng Avalara, so we can skip that muna. So, ito lang ang mahalaga. So, ganun lang kadali mag-edit ng tax rate, mag-delete, and mag-add ng new tax rate dito sa zero. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!